Hinihintay ko kayo, kahit ko kayong hinihintay. Huwag ninyong salamin ang pagkakataon. Huwag ninyong salamin ang aking grasya. Ang mundo ay patuloy na magiging masama kung kahit ang hinahanap ko sa inyo ay lumakad kayo sa kabanalan. Yung lamang sumusunod at nagtitiwala sa aking salita ang lagi kong iligtas, magpakailan mo. Lagi sumayang ang aking pag-ibig. Natili lang kayong matatag. Magbantay kayong lagi. Ang mga matatama ay makikilala ninyo. At sana, huwag humalo sa inyo. Kayo ay nagpapakabalal. Matatag lamang kayo ng naghihintay dahil yung pagbabalik. Amen, mga kapatid. Good morning. Katulad nga ng mga naririnig na ating prophecy, ng ating mga prophets, na kailangan natin ang pagiging matatag talaga. Kasi dito sa sanlibutan, sabi ng Panginoong Jesus, sa sanlibutan, marami kayong kapigatian. Pero magala kayo, kapagkat nagtagumpay ako, tagumpay din ang iglesia. Ang importante dito yung acceptance. We accept na dito sa sanlibutan, marami tayong kapigatian. Sabi sa Acts 14:22, dadaan muna tayo sa maraming kapighatian bago tayo pumasok sa langit. So alam na natin na dito sa lupa, ipipersecute tayo ng kalaban si Satanas. Gagamit siya ng lahat ng puwersa niya para ipersecute tayo. Pero ang mabuting balita, mapalad yung naaapi kaysa ikaw ang naaapi. Mapalad yung nananakawang ka kaysa ikaw ang magnanakaw. Mapalad yung lahat inaaba ka kaysa ikaw ang maaba. Ibig sabihin, payag kang matalo dito sa lupa. Kasi ang magmamahal sa kanyang sarili dito, sa kanyang buhay, mawala ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ipatatalo natin lahat bago tayo manalo. Hindi ka mananalo kung hindi ka magpapatalo. Sabi na salita, maliban mahulog ang buto sa lupa at mamatay, hindi magbubunga ng marami. So talo. Talo tayo dito sa lupa. Papayag ka maape, papayag ka maargabyado. At yun ang mahal na mahal ng Diyos. Naluluwalhatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagiging Kristiyano natin na sinabi sa 1 Peter. Peter 4:16. Ngunit kung ang isang tao'y magbata ng gaya ng isang Kristiyano ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalan ito. So maluluwalhati lang ang Diyos sa pangalan ito kung papayag ka maapi. Katulad ng Panginoong Jesus. Wala naman isang ginawang masama. Bakit inaapi siya? Ganun talaga, ang matuwid aapi nun eh. Kaya sabi, yung nagpapasya na magpakabanal-banal, uusikin siya. Sapagkat yun na yung panahon na talagang uusikin na tayo dito. Sa ibang bansa, inuusik na rin ang maraming Kristiyano doon. Ngayon, yung tunay na iglesia, dadaan tayo talaga sa matinding pagsubok sa mga huling araw. Bautismo ng apoy. Pero sabi naman ng Panginoong Jesus sa 1 Corinthians 6:7 ng ganito. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kaliguan? Bakit hindi bagkus kayo padaya? So tiisin natin ang bagkus padaya. Payag na tayong argabyado. Kasi mas maganda o mas pinagpalad yung naargabyado, yung naaapi. Kasi nung araw, ako bully, ako yung mag-aapi. Ngayon ako na binubully, ako pa inaapi. Nabaligtad na nga. Pero mapalad ka. Kapag ikaw inaapi, kaya payag ka na maapi. Kasi konting tiisan lang naman to. Hindi naman magtatag. At yung
hindi matutumbasan yung ibibigay sa atin kagalakan at pagpapala sa iyong konting pagtitiis. Aabot ka lang ng 120. Eh, sa panahon natin ngayon, 70 lang. Hanggang 70 ka lang magtitiis. Magtitiyaga. Kung malakas ang katawan mo, 80. Hindi na tayo aabotin ng 100 years. Palagay ko, ganun na lang. At ang prayer natin lagi, papipray nyo lagi. Yung ating pag-asa, ating panalangin, na walang mamamatay na rin sa prayer ng palatin. Kasi ang panalangin ng matuwid, dinidinig ng Diyos eh. Kung lahat tayo nagpe-pray nung ganun, gagawa ang Diyos natin, kung proteksyonan niya tayo. Kasi hindi naman maangalis na itong virus na ito sa mundo eh. Ano na yan? Co-existence na ng tao ngayon yan eh. Magbakaloon na lang ng barriers o mag-i-evolution na lang yan, mag-mutate na lang yan na mag-mutate in another form, in another name. Pero yan na yun eh. Yun na yung last phase eh. Wala na. Kaya ang kailangan gawin ng Diyos sa atin, palakasin ang immune system natin. Para kahit wala kang vaccine, malakas ang immune system mo. Araw-araw ka mag-pray. Basta hingin natin sa prayer. Lahat ng bagay, hingin natin sa prayer. Ano man ang ninanais ng puso natin, hingin natin sa prayer. Ngayon, uusigin ka. Di ka mahusig. Aapingin ka, diapingin ka. At ang matindi nito, ang uusig pa sa'yo, yung sarili mo sa bahayan. Si David, eh, napakabait na pastor ng Israel to. Pero nagkaanak siya si Absalom. Mahal na mahal niya si Absalom. Si Absalom na mahal na mahal niya, yun ang umusik sa kanya. At hindi lang basta usik, napakatinding pag-uusik. Niyurakan ang dagal niya. Inagaw lahat ng asawa niya, nakipag-sex sa asawa. Tapos nagsalita pa siya, gumawa siya ng paraan para hindi maniwala Israel kay David. Sinira ang sariling anak, sinirahan. Ang umapi kay David, yung sariling anak si Absalom. Pero mahal na mahal niya si Absalom, sinabi niya pa nga sa Israel, huwag niyong papatayin si Absalom. Kasi mahal na mahal niya. Yung mahal na mahal niya, yun ang umuusik sa kanya. Pero kita mo, hindi rin pinalusot ng Diyos si Absalom. Hinayaan din mamatay. Kasi rebellion against authority ginawa ni Absalom, napakatinding kasalanan. Niyurakan niya ang pagkapastor ni David, hindi lang ama eh. Yung pagkapastor ng Israel, niyurakan niya. Kaya ayaw, sumabit ang ulo niya doon sa branches ng ano, ng fig tree. Namatay si Absalom, kahit ayaw ni David, hinihili niya, wag. Eh kaso, hinatulan ng Diyos eh. Wala kang magagawa. Hinatulan eh. Kaya napakabigat ng ano. Si Jacob, napakatindi rin ng pagtitiis niya. Sino umapi sa kanya? Sarili niya rin mga anak. Yung 11, di ba? Pinalabas na namatay si Joseph. Pinalabas na namatay sa matalang. Hindi naman talaga namatay. Ngayon, kung kaso may plano nga ang Diyos kay Joseph dali sa Egypt, nabenta lang. Pero yung panahon na yun, yung kalumbayan ng tatay mo. Lumbay na lumbay lagi si Jacob. Tapos nung bandang huli, nung pala buhay pa, di ba? Naka-recover. Pero nandun na yung damage eh. Talaga ang uusik sa'yo na sa sarili mo sa bayan eh. Si Jesus Christ, sino ba umuusik sa kanya? Yung pinakamamahal niya mga apostol. O di ba? Mag-mention ka pa. Si Job, sino ba nag-persecute sa kanya? Yung mga best friend niya. Sino pa? Lalo-lalo yung asawa niya. Bili mo asawa mo, imbis na katulad mo sa hirap at ginawa. Yung pa yung kaaway mo, kalaban mo, at yung mga best friend mo na ibinibilang mong kaibigan, ipinersecute ka pa rin. Kaya mahal na mahal ng Diyos yung mga nakitiis ng persecution. Mapapalad kayo pag kayo umiiyak dahil aalisin ng luha. Kaysa ikaw yung nagpapaiyak, ikaw na lang yung umiyak. Kaysa ikaw yung mga ape, ikaw na lang ang magpaape. Bakit minsan bagkos kayo padaya? Minsan lang naman, padaya ka na. Ganon talaga buhay eh. Kailangan naksipin mo na sa sanlibutan, marami kabigatian. Kasi it's better to give than to receive, sabi sa Acts 20:21. Mas mabuti yung natatalo ka. Kasi ang panalo mo doon sa langit eh. Forever and ever eh. Matutumbasan ba yun? Makukwenta mo ba kung magkano yun? Wala, walang katumbas na biyaya yun. Tayag ka na lang lagi patalo. Eto sabi, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng bagay na sa ganitong pagpapagal dapat kayong sumaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon na siya rin ang nagsabi lalo pang mapalat ang magbigay kaysa tumanggap.
Yung matalo ka, ikaw ang magbigay na magbigay. Mas mapanad yung nagbibigay sa tanggap lang na tanggap. Mas mapanad yung naaapi kaysa ikaw ang mangapi. Mas mapanad yung naaaba kaysa ikaw ang mangaba. Mas mapanad yung ikaw ang nape-persecute kaysa ikaw ang mag-persecute. Ang ibig sabihin, nandun ka sa side ng katalunan dito sa lupa. Sa lupa lang naman yun eh. Kaya sabi ng Panginoon eh, hindi pwedeng humigit ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung paano ako ang pinersecute, inalipusta, ganun din kayo. So hindi natin pwedeng malampasan ng Panginoong Jesus. Iisa man ang sarungan. Bihasa sa kapighatian. Kaya ang talaga susi dyan, acceptance, love, accept all things. Accept mo na talo ka sa lupa. Accept mo na ipipersecute ka, aapihin ka, aabahin ka. Hindi lang mga ibang tao, kundi yung mga kapatiran mo sa iglesia. Yung anak mo, asawa mo, magulang, magkapatid mo, yung matitindi malapit pa sa'yo. Yun ang uusik sa'yo. Kasi yun ang paraan eh, para malaman kung totoo ba. Mabubuhay ka pa rin ba sa Word of God? Mamahalin mo pa rin ba yung mga kaaway mo na yan? Pakakainin mo ba rin yung mga kaaway mo na yan? Ipagpe-pray mo pa ba yung mga kaaway mo na yan? Kasi yun ang pinaka-importante, ma-improve mo sa sarili mo na anak ng Diyos, na tinatanggap mo talaga lahat ng bagay. Sabi sa 1 Peter 2:20. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tatanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagbabata at inyong tatanggapin na magpagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Kung nagkakasala ka daw na ikaw ang dahilan, dahil magtiis ka. Pero yung ikaw ay napakabuti, wala kang ginawa kundi sumunod sa Diyos. Tapos nilalapastangan ka pa, inaapi ka pa. Aba, itanggapin mo daw yun ang may kagalakan. Bakit nakakalugod sa Diyos yun? Kasi ganun na nangyari kay Stephen. Yun at si Jeremiah, yun din ang nangyari. Kawawang propeta niya, kaya nga crying prophet si Jeremiah, persecuted talaga. Si Elijah, halos lahat ng man of God, lahat ng mga apostol, pinagpapatay sila sa pamamagitan ng mga ano, paraan ng mga taong pagpatay. At ang pinakagrabing kamatayan according to history, si Bartolome o si Nathaniel. Nakapako sa krus, binalatan pa ito ng skin. Tapos pinabayaan mamatay ng dream. Ang hirap yun. Nagnanaknak yun bago namatay. Yun lang mamatay ka sa krus, napakahirap nun eh. Dehydration ikaw mamatay mo dun eh. Hindi ka iinom eh. Kasi ang tao, pag hindi na umiinom ng tubig yun, ikaw mamatay niya eh. Kahit yung kumakain ng kumakain, pwede ka pa rin mamatay kung wala kang tubig. Ang importante yung tubig sa katawan. Kasi halos 75% ng katawan natin made of water. Kaya pag wala ka nang iniinom, magdi-dehydrate ka, marami nang magiging komplikasyon yun sa internal organ mo. Hindi na magpa-function ng istet, mamamatay ka. Ang hirap nung nakapako sa krus. Tapos, bago ka ipako sa krus, lalatiguhin ka pa, gugulpihin ka pa. May internal hemorrhage pa doon. Magpa-blood clot yung dugo mo sa hindi magsisirin yung maganda, blood clot sa utak mo. Napakahirap ng mga paraan ng kamatayan. Lalo yung mga Kristiyano noong araw, ipinako na sa krus, tapos susunugin pa. Pero yung mahirap yun, si Job lang. Napakatindi ng hirap ni Job. So, ang ibinibigyan ng emphasis sa atin ng Diyos na dito sa lupa, kapighatian talaga. Pero tanggapin mo yan ng maluwag sa puso mo. Pumayag ka na ikaw ay maaapi. Pumayag ka na ikaw ay maagabyado. Kasi ang iibig sa kanya sariling buhay dito sa lupa, mawawala ng buhay na walang hanggan. So ipaubaya mo na yung datihan mong pagkatao, mawala na. Tanggapin mo ng talo pa. In order to win, you have to lose. Ganun talaga eh. Para magbunga, kailangan mamatay yung buto. Hanggat hindi namamatay yung buto, hindi magbubunga ng marami. Yun ang sistema ng Diyos eh. So, yung sa sistema ng Diyos tayo aayon. Sabi sa Matthew, ito yung talagang mapapalad. Mapapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sino ba yung mapagkumbabang loob?
yung kalooban mo ay nagpapakababa na hindi na yung karunungan mo, hindi yung katalinuhan mo, hindi kabaitan mo, kundi ang Diyos. Ang Diyos lang ang mabuti, ang Diyos lang ang mabait. At ang salita na lang ang Diyos ang banal. Kaya pag sinusunod mo Word of God, mababa ang kalooban mo. So maghahari ka ang sama ni Kristo na 1,000 taon at paghaharihan ka ng Diyos, ng Ama, pagdating ng eternity. Mapapalad ang nahahapis sapagkat sila'y aalawin. So mas mabuti yung pinaiiyak ka. Yung nalulungkot ka, mas mabuti yung malungkot kaysa masaya. Kasi ano susunod pagkatapos ng kasiyahan? Pagkatapos ng kahapisan, ano susunod? Kasiyahan. Walang hanggang kaganakan. So payag kang umiyak, payag kang maapi. Okay lang yun. No problem. Kung aapihin ka nila, so be it. Welcome kayo lahat. Apihin nyo ko ng apihin, i-persecute nyo ko, welcome kayo lahat. Kasi mapalad ka pag ikaw ay humahapis. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. So masunurin ka. Mamanahin ito yung lupa, yung bagong lupa. Hindi itong lupang ito, susunugin ito eh. Itong dating earth, susunugin eh. Ang mamanahin natin, yung bagong lupa. The new heavens and the new earth, yun ang mamanahin na maaamo. Mapapalad ang nagugutom at nahuhuho sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. So ang gusto mo talaga, masunod mo Word of God, nahuhuho ka, nagugutom ka, na masunod mo yung Word of God. Pupunuhin ka, maiipsan ang uho mo at ang gutom mo. Ang Panginoon na magpupuno sa'yo. Mapapalad ang mga mahabangin sapagkat sila'y kahahabagan. O di kapag naging malupit ka, kalulupitan ka rin. Pero kung mahabangin ka, habang pinipersit ko, naaawa ka sa kanya kasi gusto mo siyang gantihan. Mas mabuting maawa ka doon sa nagpipersit ko sa'yo kaya may sinabi na pray for those who persecute you. Do good to them that hate you. Yung namumuhi sa'yo, yung may kapangitan sa'yo, gagawin mo ng kabutihan. Feed your enemies. Pakainin mo yung enemies mo. Bigyan mo siya ng kabutihan. Gantihan mo ng kabutihan ng masama. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. So kapayapaan lang ang hinahabol mo lang. Pag may umaaway sa'yo, huwag kang makipag-aawayin ka niya. Pag nga may humihingi sa'yo, bigyan mo eh. Pag nga may sumampal sa'yo sa kaliwa, bigyan mo pa'y kanan eh. Pag pinalalakad ka ng 1 milya, 2 milya ang lakarin mo. Ibig sabihin, gagantihan mo na mabuti lahat ng masama. Kung ano ang gustong gawin sa'yo ng masamang tao, talaga magpakita ka pa ng kabutihan, imbis na gumanti ka. Kasi nung araw, ngipin sa ngipin, tooth for tooth and eye for eye, ngayon iba na eh. Ibigin nyo sila katulad ng pag-ibig na inibig ko sa inyo. Eh paano ba umibig ang Panginoon? Doon tayo makasalanan pa. So habang makasalanan ng lahat ng tao na kapaligid sa atin, gagawa natin ang kabutihan. So yun yung mahirap eh. Kasi madali lang umibig doon sa umiibig sa'yo eh. Madaling gawa ng kabutihan, yung gumagawa ng kabutihan sa'yo. Eh purbahan natin yung gagawa ng kasamaan sa'yo, gagawa mo pa ng kabutihan. Yung umaaway sa'yo, pakakainin mo pa. Yung gumagawa ng masama sa'yo, pagpe-pray mo pa. Baliktad diba sa human nature? Baliktad eh. Ang human nature natin, kapag nakapi ka, gaganti ka, katulad ko. Pag ako inapi mo, nakaganti ka, ganda ako sa'yo. Pero ngayon, hindi, natutunan ko na. Sige, apihin nyo lang ako ng apihin, wala sa akin. Ngingitian ko lang yung ginagawa nyo na. Dahil alam ko, kilala ko yung Diyos ko na pinanampalatayanan. At kilala niya din ako. Nalalaman ng Diyos kung ano pong sumo. So, di sige, magpakasaya na kayo. Ay, chino pa kayo pang kape. Hindi ko kayo intindi. Yun ang glorification ng pagiging Kristiyano, sabi sa 1 Peter 4:16. Ngunit kung ang isang tao'y magbata ng gaya ng isang Kristiyano, huwag siyang mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalan nito. So glorify God sa pagiging Kristiyano mo. Kasi kaunti lang talaga ang napagpapala ng Diyos na maging tunay na Kristiyano. Di ba, napakaliit nga eh. Napakakitid ng pintuan at napakakitid ng daan makitid ng pintuan sa papasukin natin pagiging Kristiyano. Mapalad yung nakasumpong. Ba't kakaunti lang ang makakasumpong? Kahit sabi ng Diyos eh, nakalulugod siya ama na ibigay niya ang kanya kahit sa munting kawan.
Kamunti lang ang kawantanan. Hindi napakarami ng papasok sa langit, sa new heaven and new earth, doon sa New Jerusalem. Inumpute ko na yun eh. 1,500 miles yung layo, 1,500 miles yung taas, 1,500 miles yung laban. Ano siya eh? Square eh. Square siya doon sa langit, yun ang papasukin natin. Yun yung wall ah. Tapos nandun sa loob doon, maraming mansyon. Meron doon city, may karsada na gold ang karsada. Nandun ang trono ng ama, ng anak, at nandun ang lahat ng trono natin. So pupunta tayo doon, nalapit na yon. Pero bago makapunta doon, napakaraming hirap ang dadaanan. Hindi pwedeng hindi ka dadaan sa maraming kapigatian bago ka pumasok sa langit. Sabi doon sa Acts 14:22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming katigadian. So hindi konti ah, marami. Ay kinakailangan magsipasok tayo sa karihan ng Diyos. Hindi alam na natin, accepted na. So useless na yung gawa nila ng persecute. Mukhang gago na si Satanas. Wala na siyang magagawa sa atin eh. Nandun yung faith natin. Tanggap natin na tayo, aapihin eh, aabahin eh. So what's the problem? Mag-api ka ba ng mga pe? Wala kami pakialam sa'yo. Gawin mo gusto mong gawin sa Satanas, gagawin namin ang gusto namin gawin. Kasi yung pagiging banal, maraming profit yun eh. Marami kang matatanggap na pagpapala sa pagpapakabanal. Sabi ng Deuteronomy 4:40. At iyong ingatan ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito upang ikabuti mo at ang iyong mga anak pagkamatay mo at upang iyong mapalawan ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupa niyo na ibinigay sa iyo magpakailanman ng Panginoon Diyos. So ikaw at ang iyong binhi. Kasi ang pangako ng Diyos kapag pinili mo ang buhay, pag pinili mo pagpapala, ikaw at ang iyong binhi. Unto the thousand generation ng pagpapala ng Diyos. Doon naman sa namumuhi sa kanya, unto the third and the fourth generation din, dadalawin niya. So, damay eh. Kapag ang isang lalaki, ang pinuno ng kanyang sambayan, naging Kristiyano, siya ang ulo. At si Kristo ang ulo niya. Ang ulo ng babae ay ang lalaki. Kaya ang katungkulan ng asawa, magpasakop ng lubos, ayon sa kalooban ng Diyos, sa lalaki. Na sa ganun, hindi ka lumabas ng ano, ng Garden of Eden. Kasi nung lumabas ng Garden of Eden, ang naging ulo, babae. Sumunod yung lalaki. Masunurin si Adan eh, sa Diyos eh. Kaya nga hindi madali-dali ni Satanas eh. Nag-isip siya ng paraan, sino yung mahina? Kaya sabi, ano eh, fragile, ang babae. Mahinang ano yan, nilalagyan. Kaya, na, ang galing ni Satanas, kayang-kaya niyang isipin na ano eh, ito'y mahina, so papasok sa mahina. Eh, ang kahinaan naman ng lalaki, babae. Kaya ayun, nakasingit ang kasalanan. Kaya nagkaroon ng kasalanan. At nahawa ang sanlibutan sa kasalanan ito. Kaya ang mga batang ipinanganak, bagamat banal, matuwid, pag nagkakaroon na ng isip, nahahawa sa sanlibutan, sa espiritu ng sanlibutan, kaya nagiging makasalanan din. Pero sa simula, banal eh, matuwid tayo. Kaya lang, kapag lumalaki na kasi, nag-i-imagine na, gumagana na yung isip, kakaroon ng sariling kaisipan, doon nakahahawa sa sanlibutan, kaya nagkaroon ng kasalanan. Kaya ang lahat ng tao nagkaroon ng kasalanan, nakahawa-hawa nga eh. Kasi ang espiritu nakakahawa yan. Kaya sabi ng Bible eh, sa Ecclesiastes eh, na ang isang masama, nakakasira ng maraming mabuti. Isang bad apple lang, ilagay mo sa kaeng, maano lahat yun eh, mabubulong lahat, mahahawa eh. Kaya ang ginagawa ng Diyos, inaalis yung bad apple. Yung mga bulong na kamatis, mas mabilis yun yung kamatis. Mas mabilis makahawa. Inaalis yan. Kapag naalis na, eh di wala ng libadura ang iglesia. Hindi na mahahawa. Kaya yung lahat ng cancer cells, inaalis ng Diyos sa iglesia. Tayong nalalabi dito, good cells tayo lahat. Wala na yung mga cancer cells. Ngayon itong mga good cells na to, panatiliin mong good cells hanggang pababaan ng Panginoon Jesus at lagi lang tayo magpe-pray.
naloobin ng Diyos na buhay tayo, walang mamamatay. Loobin ng Diyos na hindi tayo ma-infected ng ano. Bagamat mahina itong COVID-19 virus, ang nakakapatay lang dito yung ano eh, yung pneumonia eh. Kapag kumapit na sa'yo at mahina bahagi mo, doon pa mamamatay. So ang solution, hangin. Hindi pera. Kaya maraming milyonaryo, mayaman na naman. Bakit? Naubusan sila ng hangin. Pero hindi sila naubusan ng pera. Eh tayo, kahit walang pera, marami tayong hangin. Kasi yung pinanggagalingan ng hangin, yun yung pinagtitiwalaan natin. Hindi tayo maubusan ng hangin. Dahil tayo may hangin. Hanggat sa pagdating ng Panginoong Jesus, kukunin tayo sa hangin. Dadalhin tayo doon sa alapaar. At pagkatapos, titira tayo doon. Nang 7 years, nandun tayo sa taas. Kasi magkakaroon ng 7 years of tribulation muna sa lupa. After 7 years of great tribulation, bababa na tayo. Kasama na si Kristo. Papatayin niya lahat ng kalaban. Tapos mag-ahari tayo ng 1,000 taon. Tapos dinediretso na yun. Hanggang sa gumawa ng bagong langit, bagong lupa. At in-estimate ko nga eh. Kasi laki lang daw ng United States yung New Jerusalem eh. Eh, tinignan ko yung area, tinignan ko yung population, 1 billion lang. So, lumalabas na 1 billion lang ba ang maliligtas? Yun yung ayon sa estimate ko sa United States, ha? Sa area ng United States, eh, may mga mansion pa sa loob. Eh, may city pa dun. Di ba? O, may ilog pa. Meron pa puno ng buhay dun. So, ididak mo pa yun dun sa area. Tapos yung mga bawat bahay natin dun, bawat mansion, ano area. So, ang importante, targetin natin yun, yung lugar na yun, doon tayo magpunta. Kasi forever and ever yun eh. Yun yung gantimpala ng Diyos. Eh, sa last judgment pa yun, ibibigay sa atin. Yung mga pagpapala dito ng Diyos, support lang sa atin yun para mabuhay tayo ng masagana sa lupa. Yung talagang pagpapala, eh, pag natapos pa ng rapture nun, pagpunta natin sa langit, tsaka lang matatanggap natin lahat ng reward. Dito wala, talo ka. Talo ka dito, payag ka ba? Kaya ka matalo, o di mananalo ka doon sa langit. Pero kung ayaw mo magpatalo sa lupa, talo ka sa langit. Natanggap mo na yung gantimpala mo. Kaya yung nabuhay ng masagana, sabi ko sa James, yung mayayaman, nabuhay ng masagana, eh, natanggap nyo na yung gantimpala nyo. Yung mga naghirap, yung mga nagtiis, yun naman ang gagantimpalaan. Basahin natin, kasi yung mga mayayaman, masasama, inaapi niya ng mga magsasaka. Tudod sa ano, sa mga napapanood natin sa TV, salbahin ng mga asindero, di ba? Yung mga magsasaka nila, inaapi, hindi pinasuswerdo, nilalapasahan, nilirik. Nakasulat sa Bible yun eh. Basahin natin yun. Tungkol sa mayayaman, sa James 5. Magsiparito kayo ngayon, kayong mayayaman. Kayo'y magsitangis. At siya humagulgol dahil sa karalitaan sa inyong darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok. At ang inyong mga damit ay ninangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak kinakalawang na. At ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Kayo'y nagtipo ng inyong kayamanan sa mga huling araw. Narito ang kaupahan ng mga manggagawa, yung mga sakada, yung mga magsasaka, na nagsisipag-ani sa inyong bukid at iniring ninyo sa pamamagitan ng daya, ay humihibik at ang hibik ng mga nagsipag-ani nagsipaso sa pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Kasi galit na galit ang Diyos dyan sa mga mag-aapi. Kaya darating yung araw ng paghuhukom sa kanila, aapihin naman sila ng Diyos. Yung paghihiganti ng Diyos, yun yung araw na yun eh. Na paghihiganti tayo ng Diyos. Sa ngayon, talo ka. Para lang tayo magsasaka. Dinadaya, inaaki. Payag tayo. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nagagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Inyong hinatulan, inyong pinatayang matuwid. Hindi niya kayo nilalabanan. Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mga lagambungan ng lupa na may pagtitiis. Hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli, magtiis din naman kayo. Patibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. So napakalapit na niyan. Kahit maraming scoffers ngayon na hindi pa sinasabi yan.
Noong araw pa, dumedede pa sina Sid, sina Ivan, yung mga ano. Hinabi nyo na yun. Eh ngayon eh, sila na nagpapadede. Wala pa rin yun, di pa rin dumarating. Yun ang mga scoffers. Tayo hindi, magtitiis tayo hanggang wakas. Kasi doon nalulugod ang Diyos na nagtitiis. Sabi sa James 5.11. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at ang inyong nakita ang pinangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon kay Job. Kasi si Job napakamatuwid na tao. Ano to eh, mayaman to, siya pinakamayaman eh. Sa lugar ng kapanahonan niya. Nagpipreach siya, nangangaral siya ng ebanghelyo. Napakabait niya sa mahihirap, tinutulungan niya lahat. Tapos na nahiling lang ni Satanas eh. Nasubukan nga ito eh. Pinahintulutan naman ng Diyos, pero hindi pwede patayin. So ganun din tayo, pinahintulutan lang tayong abihin ni Satanas. Pinahintulutan lang sakta ng sakong natin. Kagatin yung sakong natin. Pero, yayapakan natin ang ulo na hindi mananalo. So hanggang sa dumating yung panahon na pinagpalaan nyo si Job, di ba? Dinoble. At pangako ng Diyos, dodoblihin yung pagpapala. Kung may 5,000 baka siya, naging 1,000. Pati mga anak niya, nagkaroon din siya ng 10 anak uli eh. Kasi namatay lahat yun eh. During birthday party. Lumindul eh, nangamatay lahat eh. Pero nung ipagpalaan uli si Job, nakapasa si Job, ibinalik uli yung mga anak niya eh. 3 babae rin, 7 lalaki. 10 pa rin eh. Hindi naman namamatay ang kaluluwa, kaya double din eh. Double din yun, yung dating 10, ginawang 10. Kasi dinoble nga na Diyos ang pagpapala. Mapapala yung nagtitiis. Kaya ilalagay natin sa puso natin. Kaya ka maapin. Huwag ka na gumante. Huwag ka umiyak. Huwag ka na malungkot. Magsaya ka na lang. Kasi napakatindi ng ibibigay sa ating kagalakan ng Diyos araw na yun. Magagalak tayo ng tunay na galak. Huwag tintiisan lang naman eh. Kasi pag natutunan mo pagtitiis, sisiyo na, di ba? Tingin ko sa inyo, sisiyo na sa inyo lahat ng pagtitiis eh. Marami na tayo tinitiis, pero patuloy na tinitiis eh. Wala hanggang to eh. Hanggang hindi tayo namamatay, patakot-takot na tiisin to. Hanggang sa dumating niyong panahon na pag hindi na talaga natin kaya matiis, ang Diyos na, ang Panginoon na bababa para kunin na tayo mga kapatid. Amen.